anti-mage. Yun, what's up guys? Magandang hapon ulit. So, we are on our final game sa ating Best of 3 series. Ang mananalo dito ha, ang mananalo dito will face off Mineski. So, dire-diretso lang tayo ng ating casting ha. And ang susunod natin ng mga caster will be Alo and Alec. Ayan ha. So, ngayon, solo casting muna ako dito. At thank you nga pala sa mga viewers natin. Huwag nyo kalimutan to reshare na lang oh. Sa mga kakashare lang dyan. At kakapasok lang din. Ayan. Makikita na ho natin dito ha. Yung Clutch Gamers, respect ban. Walang respect ban eh. Pero, kinuha nila dito yung ano ha. Yung Beastmaster. So, for, oh yun. Respect ban na yung ano, Beastmaster. Kumbaga sa side ng WG. Then, after picking off Anti-Mage. Kanina kasi Clutch Gamers, nag-Anti-Mage sila. So, ngayon, Warriors Gaming, sila na rin na mag-Anti-Mage agad. Hot pick na yung Anti-Mage ha. Anti-Mage, PA, Juggernaut, mga ganun mga carry na hindi natin nakikita. Lone Druid, heavy pick na ngayon, na nakikita na natin ngayon. At ano kaya ang sagot ng Clutch Gamers ha? Kasi wala ng Terror Blade, wala ng Phantom Assassin na mga carry. Wala na rin Medusa. Ayan. CG for the win daw, sabi dito ni JL Poblete. CG for the win. Pwedeng-pwede yun. At ipipick na ba nila agad yung kanilang mid laner? Dito natin malalaman ha, kung ano yung maging role ng Centaur. Centaur could convert sa support. Malakas yung Centaur eh. At yung kanyang retaliate ngayon, napaka-imba na skill. So, for Warriors Gaming... Ayun na, thanks for sharing. Uy, si Quinic, nag-share na si Quinic ko. Ayun o, lumabas sa gilid dito. Ay, dito. Lumabas dito sa gilid o. Oh. Ayun o, nakawala agad. Parang ni Reagan lang. Ayun. Fourth pick ng Warriors Gaming Unity. Ayun o. Oop, thanks for sharing, Alec. Ayun o, si Alec. Sila yung next caster ah. Sila yung next caster. At kakasama si Boss Alone yan. Shan, kain siyan, dinuguan at puto. Naku, napakasarap naman yan. Mm-hmm. At ano? At sino yung nag-share? Si Mac Loranar. Ayan, thank you for sharing. Meron pa nag-share. Chirin! Tagal na. Oop! Oop! Si Burno Panepani. Ayan, thank you for sharing. Ayan o, kitang-kita. Stand-in Shan for TNC. Pwede. Pwede ako mag-stand-in, guys. Mm. Batak na batak pa naman ako maglaro ngayon. Share. Boom! John Samuel Lagama, thank you for sharing. Uy, Shadow Demon. So, sinisiguro talaga nila yung, ano, dito yung Centaur. Either Centaur, kung sino makakasama niya sa lane, mayroong sleep to stun setup, may palubog into stun setup, mga ganon. Mm-hmm. At inaantay ko yung share dito. Wala pa nagsishare oh. Wala na sa'yo. Hindi na lumabas sa'yo. At ayan na nga yung share natin, si Carlo Lozada. Thank you Carlo Lozada sa pag-share. Uy, Meepo! Nilabas na yung Meepo dito ni Alacrity. Thanks for sharing, G. Ayan si G. Hello, G. Oh, wala na. Kita din ba yan sa YouTube pag ina-upload? Sharing. Si Arhahe Adaw Harris. Thank you for sharing. Ang hirap basahin eh. Ang bilis eh. Christian Guzman Andaya. Thank you. Thank you guys. Share lang mo kayo. Ayan na si Tomoya Kira. Ayan. Tomoya Kira. Hi. Japanese, kumbaga. At alam po lang ng Japanese yung blur eh. Ah, TNC Girls! Grabe, thanks for sharing TNC Girls. At Austin Cruz. Yan, nanonood sila Austin Cruz ngayon. And done sharing, sabi dito ni Spencer. Ryan Thomas Villoria. Thank you. Naku, mas masarap ko Austin. Si Tito Austin yan eh. Kamusta na nga pala sila Jow? Ayan. And si
Eugemer Demesilio. Thank you, Eugemer. Wala bang lumalabas dito na ano? Na iba pang sharer. Ayan, share lang ho kayo mga tropa. So, eto ha, yung pick dito ng Clutch Gamer, nag-pick sila ng Meepo. For Warriors Gaming Unity, kinakailangan nila ng crowd control. They have the crowd control center, pero wala silang AoE potential. Kulang pa sila ng mid laner. Pwede sila mag-pick dito. Ay, Monkey King, ang ganda ng ban dito ng Clutch. Binan nila yung Monkey King para hindi na makakapalag. So, ayun, greedy na greedy kayo ah. Greedy yung pick ng Warriors Gaming, and then change of strategy ang Clutch Gamers. They have the Lycan na pwede makapag-push. Also, they have the Meepo na madaling-madaling makapag-snowball at saka farm into mid-game. Naku, ang sakit. Mm-hmm. 10 seconds remaining. Hindi, may stand-in niya na magaganap. Kasi ban si Kuku eh. Ban si Kuku ho sa tournament ng Chongqing Major. So, naghahanap pa sila. At comment nyo guys kung sino yung magandang stand-in. Sa tingin nyo ha, sino yung magandang stand-in dito sa 40NC. So, eto yung sagot nila. Eto yung sagot nila sa Meepo ni Alacrity. Yung Kungka. So, good pick pa rin yung Kungka. But then, I am afraid for Warriors Gaming. Because if Meepo, pag namatay yung Kungka, pag nakuha nila lahat ng nabitaw nila lahat ng mga skill, pag hindi pa nila napatay to si Alacrity, naku, babalik to sa kanila eh. Knowing na meron pang Lycan na sobrang sakit yung Lycan. Si 1437, hindi naman offlane na si 1437 eh. Pwede pa si Sam H. Kasi offlane na si Sam H dati ng TNC. Si Skemberlu, gagi. Hindi pwede si Skemberlu. Si Skemberlu nga yung ano eh, yung punot dulo ng lahat eh. 10 seconds remaining. Yes, hindi. Si Kuku, ban lang ho siya sa Chongqing Major. Yung tournament na Chongqing. Hindi siya ban sa mga lahat ng major. Hindi siya ban. This tournament only. Si Raven, carry si Raven eh. Si Kuya Nick, pwede. Pwede. Doon nakakatayin si Skember Lugis ko. Ice para sa TNC. Pwede. Pwede siya kasi nagsama na sila ni Ninja Boogie eh. Pero yung Mineski dito, maglalaro yung Mineski dito sa minor ha. At saka kung sinong mananalo sa Bucharest Minor will have a chance to go for the Major din. Ayan. Raven position number 3. Si Gabi ang mag-offlane. Yes, pwede din si Gabi mag-offlane kasi dating offlane na si Gabi. Tapos balik si Raven. Pwede. Pwede yung mga possibilities na naiisip nyo. Maganda yung inyong mga insights dito. Pero before the insights ng ating laban, and proceed muna tayo dito sa game na to. Sa game number 3 and final game between Clutch Gamers and WG Unity. Ito si Noya, Salich, Alacrity, Meepo, Nico Baby on the Like, and KYXY, Sand King, Skylark, Dazzle. Ayan, for WG, si Felicia Bao on the Shadow Demon, and Nothing to Say, Kungka, Velo Centaur, Mercury on the Anti-Mage, and then si Kang dito sa Bane Elemental. Ayan. Mm-hmm. Si Miracle, hindi pwede si Miracle. Hindi pwede si Miracle mag-stand-in sa TNC. Mm-hmm. Ayan nga pala guys, yung ating year-end Thanksgiving. Ayan o, December 17. Ang pagtitipon ng lupon. Ayan, lupon ng mga pogi. Lupon ng mga hunter in the night. Si Sir Mike yung mga ano? Si Sir Mike yung mag-sustanin, Diyos ko Lords. Oh, what alay a mo. Beauty! Hindi pwede si Anna. Hindi pwede, sobrang layo. Clutch Gamers, diretso agad sila ng smoke. Sobrang aggressive nga pala nila. Si Demon, hindi pwede si Demon eh. Hindi pwede eh. Nag-ano na nga si Demon eh. Nag-coach na nga siya ngayon eh. Ako, hindi din ako pwede guys. Ma-stunning kasi strict yung parents ko eh.
Strict yung parents ko, guys. Eh, ano, ano, ano? One night stand-in si Raulo. Ayan, shoutout nga pala kay Alec ngayon, guys, na nanonood. And si Alec. At sila yung magkakas next one. And kasama si Alo. Pero eto yung anti-mage. Wala pa siya nakuha ang skill. Blink out muna yung anti-mage. So, Clutch Gamers, unsuccessful nga sila sa kanilang wrap around with the smoke. At, tingnan natin na, so far for Clutch, the game plan for their lineup is to go for the objective, or push. Kasi yung WG dito, greedy yung lineup nila eh. Given the fact na merong anti-mage na kinakailangan ng farm, and then yung Kunkka na kinakailangan din ng farm, also with Centaur. So, greedy lineup against push lineup. Let us see kung ano magiging resulta dito sa game number 3. Mm-hmm. Wala. Nag-shutdown na talaga yung Tamago. Nag-shutdown na talaga siya. Alam nyo naman yung ano eh. Alam nyo naman na nag-shutdown na siya eh. So, hindi na magpapatuloy sila yung Tamago. Kaya, for us dito, si Quinic, I don't know, antay lang mo kayo sa announcement ni Quinic kung ano ba yung magiging next step. Pero sama-sama ho muna tayo dito sa Focus Fire Gaming sa Facebook. So, matchup on the mid lane is the Meepo against Kunkka. Kunkka dito, magkakaroon siya ng advantage. But then, if Meepo guys, makaka-farm at makaka-farm siya. Una siyang tataba talaga dito eh. Pag hindi nila na-shutdown yung Meepo na dapat kinakailangan nilang puntiriyahan dito ng side ng WG, eh, malalagot sila eh. And on the top lane, guys, this will be the safe lane na Centaur. So, nasanay tayo na dapat yung safe lane nga pala sana is yung anti-mage. So, iniwas nila yung anti-mage dito sa top lane. And then, dinapat nila yung anti-mage dito sa, ano eh, sa Lycan. So, for Velo, I think Velo could go fine dito sa top lane. Kahit meron siyang kalaban na dalawa. At, stun? Uy, wala siyang stun. Retaliate yung inuna niya. Pero may poison yun, ha? Poison! Yun, mag-first blood siya. At yung Sun King dito, makakasurvive pa. Ayan, ha? Yung anti-mage dito, kinakailangan talaga ng anti-mage na i-babysit siya, eh. So, Shadow Demon and yung Bane Elemental nasa ano lang, nasa baba lang. Nakatago lang yung Bane sa gilid, oh. Then so far, yung anti-mage, yung kanyang farming, maganda yung pinapakita dito ng anti-mage. At nakakuha na nga siya dito ng 7 last hit or 2 creep wave na lahat-lahat. Paputol-putol yung live. Oo, paputol-putol talaga yung live dito sa Facebook. Kasi may limit ho tayo eh. 4 hours lang yung maximum na pag-share dito. Pero wait lang, papalubugin nga dito yung Lycan. Gusto nilang patayin. Meron pang available dito sa Bane Elemental na kanyang sleep. Another one. Round 2. Pero naku po, makakasibat pa doon. At ang ganda ng sustain dyan ni Noya. With the frost shield and 30% reduction, hindi pa nila kayang patayin doon yung Lycan sa baba. Uy, naku, mukhang mamamatay pa. Shadow Demon. Yun lang. Shadow Demon, gusto niya makapag-shadow poison dito sa Lycan. Nabuhay pa nga yung Lycan at siya pa yung namatay. So, 2-0 agad in favor for Clutch. Then, nakakalamang lang talaga yung anti-mage dito eh. Ayan, so far. Farm lang mo dito. Kagaya ng Kunkka na nakaka-farm lang din sa mid lane. Gikan sa CDO. Ayan, mga people from Mindanao. Ayan, maayong hapon sa inyong tanan. Mga taga CDO, kung asa man mo gikan, kung gikan man mo sa Mindanao, kung gikan man mo sa Gensan or sa Davao or CDO. Ayan yung mga top ano eh, diyan natin nakikita yung mga top players sa Mindanao eh, from CDO, si Bensoy na ngayon or si Talib, si Mighty Savior, taga CDO yan. Nakakilala ko yan. So ayun na nga. So back to the game. Top lane si Velo, Sol lane pa rin. And yung si Alacrity dito, ano ba to? Yung Meepo. Level 4 na Meepo, guys. So, kahit hindi makaka-farm dito yung Meepo sa mid lane, kahit hindi niya kayang pigilan yung Kunkka, ang kanyang, ano lang talaga yung ditong objective is to go for the fast farm sa neutral. Pwede siya mag-convert sa neutral. Tapos, bibigyan niya pa ng experience yung kanyang another support. Ito lang yung anti-mage dito. Nakaka-farm talaga yung anti-mage. Eh. So far, so good for this anti-mage. Oo, sa Mark Garcia. Mark Garcia, totoo yan.
Matagal na ho kaming wala sa Twitch. Iba ho yung nag-handle sa Twitch, hindi ho kami yun. Top lane, Velo, Naipoison, KYXY, wala lang hong mana. So this will be the core Dazzle, ah. Core to na Dazzle, hindi siya yung Sun King na core. Oops, si Alacrity, pinatulog na nga, Shadow Demon, may follow-up pa. Ayan na nga yung torrent, hindi naman kukonek yung torrent. Nandito pa yung Lycan at saka yung Lich. Hahabulin pa nila si Felicia Bao. Felicia Bao. Felicia ba? Felicia Bao ba? Mamamatay nga doon. 3-0 agad yung clutch dito. So, konting ano na lang eh. Konting rotation or konting kalamangan. They're buying time for me po na makaka-farm. So, magpa 5 minuto tayo. Bounty rune na naagawa. Nandiyan na nga si Alacrity. Micro lang X-Mark. Shadow Demon. Papabalikin nga yung isang Meepo. So, Meepo would fall down. Ang ganda ng kanilang synchronization dito sa mid lane. Okay? So, napilitan pa nga. And Anti-Mage, guys. Free farm for the Anti-Mage in the bottom lane. Lycan, Lycan, mga tropa. Nagkapag-convert to siya doon sa neutral area. Bad news to, ah. Laglag na ba yung OG sa minor? Not yet. Sa major sila nalaglag. Sa major nalaglag yung OG. Uy! Naku po. Pinalubog. Meron pang stun. Dazzle. Shallow Grave. Hindi available, ah. Level 3 yan na poison. And meron pa siyang Shadow Heal. Ng 5 stacks. 4 stacks. Velo. One more hit for Velo. Velo, dito mamamatay nga dito sa top lane. So, naka-survive pa yung Dazzle. And si Felicia ba? Delikado pa siya. At ayun na, pinalugog na nga dito. Pero wala siyang kawala, ha? Magkaiba ba ang WXC at Focus Fire? Yes, magkaiba ho. Magkaiba ho. Yung WXC sa tier 1 ho yun. Sila sa Twitch nag-handle ho yun. And dito sa Focus Fire, si Boss Alo yung nag-handle dito. Si Boss Alo sa Focus Fire. Update for Kuku, alam nyo na yun. Oh, torrent na lang kulang. X-Mark, torrent. At yan na yung pating. Kakayanin ba nila yung burst down? Not yet. Pero apat na heroes. Heavily engaged. And binibabysit nga dito si Alacrity. Alacrity, oh, makakasurvive pa. And si Nothing to Say, wala nang masasabi nga dito. At mamamatay nga siya. Uy, si Skylar, konti na lang buhay. Hahabulin pa dito si Felicia Uba. Felicia Uba. Yun yung Boros Strike. And 7-1 sa scoreboard. Nako, WG Unity. Pressure na pressure doon kasi yung WG Unity. Kinakailangan nila makapag-successful pick-off. Kasi by the time na hindi sila makaka-pick-off, et unti-unting tumataba yung Lycan at saka yung Meepo. Yan yung pick-off na kinakailangan. Lycan na dito, mabibigyan. Mm-hmm. Nako, si Chris Jer. Gatana, hello po sa'yo, Chris Jer. And eto yung bracket, guys, ha. Eto yung bracket natin. Clutch Gamers and WG Unity, para sila 1-1. Ang mananalo ho dito, face off Mineski sa lower bracket. So whoever wins in Mineski and kakalabanan will face off Boom ID in the Grand Finals. And isa lang ho yung kukunin nila sa Bucharest Minor na magre-represent dito sa C region. Ayan guys, ah, maraming salamat. And si Christian Chugumi Toma Cadiz. Thank you for sending 50 stars. Chugumi. Uy, Anti-Mage. Gustong patayin and he will take down the Lich. X-Mark, babalik pa dito yung Meepo at pinalubog na. Meron pang mana void. Sakto! Galing. Ayan, welcome ho sa'yo, Rio Sebastian. So, si Lycan dito, napabaya na ngayong Lycan na meron siyang Helm of Dominator. So, for Meepo, they are pressuring out Meepo. But they are forgetting this Lycan na makakakuha ng anong objective on the top lane. First tier tower, makukuha ng clutch. At yun lang yung WG Unity, nasa bottom lane sila. Pe-pressure ho nga sila sa bottom lane. Naku, hindi lang gumagalaw yung host. Yung cameraman. Meron tayong narinig na chase down. Si Cyclops nga, papalit tayo, ah. Skylar ko, mga... Ay! Nag-shutdown yung ano.
Nag-shutdown yung Russia na streamer, kaya hindi gumalaw. So, balik tayo dito kay Cyclops. Oh my lord! naalala ko si Cyclops eh. Idol ko nga to dati si Cyclops eh. The Barracks of Bam is going to fall down. Mga ganun din ang mga lines. And eto na, La Luna Sangre gagamitin. Gustong karnehin tong baka. Ang baka makakarne nga dito sa top. Ang ganda ng Shadow Wave. So, fortifications lang gagamitin. Paparating yung Kunkka. So, one more kill for Clutch Gamers. They will have the first 10 kills nga dito. Mayaman yung Kunkka, mayaman yung Anti-Mage. Kunkka dito, yung kanyang first item. Triple Bracer para sa Kunkka at sunod dito yung Armlet. Anti-Mage guys, yun, medyo malayo-layo pa sa kanyang Battle Fury. Okay ka lang? Kaya mo pa? And, shoutout naman kay, sino yan? Si Michael Duran, hello. Bago kayo ma-shoutout guys, i-share nyo muna yung video. Ayan, pag nakalagay yung sharer, ayan, i-shoutout ko nga kayo. Skylark, ay, si Skylark, unstoppable na nga pala dito. Mamamatay nga doon yung Shadow Demon. So far, so good ah, yung dalawang teams na to. 1,000 lang yung agwat nila ng gold dito eh. And we were expecting for Meepo to dominate. Yan yung katanungan dito. Item check tayo para sa Meepo. Meepo quadruple rate ban. And next item is the Blink Dagger. Ito lang yung ayaw ko kay Cyclops eh. Hindi siya ano eh. Hindi siya consistent sa kanyang pag-oobs si Cyclops. Nainis lang ako pero sorry na nga. Walang sinasadya. Ito lang sa top lane. Dazzle! Pinalubog! Dazzle dito mamamatay sa Anti-Mage. Ako, nakuha pa yung 499 gold ah. Malaki yun na gold. Yung unstoppable streak niya. So that will enable Anti-Mage konti na lang para sa kanyang Battle Fury. Makukuha niya na nga dito yung Battle Fury sa 13 minute mark. Yan. Bago ko kayo ma-shoutout guys, i-share nyo muna. Yan yung mga top, yung mga nakalagay dyan na sharer sa pangalan. Yan, i-shoutout ho natin yan. So si Noya, wala pa hong Chain Trust available nga pala dito. Yan. Ayan o, si Ralph Anthony Tolentino. Ayan, hello nga pala sa'yo. Uy, share, nakalagay sa pangalan niya. Easy lang, basic lang. Yung Anti-Mage dito, magkaka-Battle Fury na sa wakas. Pero yung Meepo ha, yung Meepo dito, yung Blink Dagger na kinakailangan niya, malapit na rin. So, they need to shut down Anti-Mage. They need to kill Anti-Mage. Tingnan natin eh. Yung Kunkka din, nakaka-farm din ho talaga yung Kunkka. Yan, si Bane. Fiend's Grip available na rin pag nakapag 2 move experience dito. Sand King, level 7 for Sand King. And item check life for Centaur. Meron na bang Blink Dagger Centaur? Uy, mayaman yung Centaur ah. Ayan, yung Centaur hindi siya mag-vanguard dito. He's aiming for the Blink Dagger. 300 gold away na lang. Dazzle, gusto niyang mag-Necronomicon level 1. Yan nga sa top lane, meron silang chase down. Gagamitin na nga yung Lycan. Yung kanyang troll! Oop, hindi makakancel nga pala ngayon sa meta. Hindi na yung makakancel pa yung mga Earthbinds sa teleport. Yung Frostbite ng Crystal Maiden, hindi yung makakancel ang ano eh. Hindi yung makakancel ang teleport ngayon sa meta na to. At ayan na nga guys ah, top lane, pe-pressure lang yung Kunkka. Uy, naku. Iyan mo nga, di ako nakaka-concentrate kasi yung mga shoutouts nga dito. Gusto ko na matulog. Dapat tayong tulog. Pwede. Sinong, hindi ako hihindi dyan. Ayan, yes, kakainin ko kasi gutom na ako. Yan yung Anti-Mage ah. Meron na siyang Battle Fury available. Yum. And yung Sand King nga dito, mag-Blink Dagger siya. Eric, ano mo nga dun sa comments? Kaya titignan natin yung comments. Uy, Ralph Anthony Tolentino. Solid tropang Lupon, boss yan. Uy, maraming salamat, Ralph Anthony Tolentino. At ayan. Shoutout sa mga nanonood ngayon, mga friends natin dyan. First Aegis, dito yung WG.
Yung Centaur, does he have the Blink Dagger available? Yes, he has the Blink Dagger na ngayon. Ito po sa Roshan. And KYXY going in with the Burst Strike. Meron pang X-Mark. Kakainin ng patay. Napakakulit ang kanila. Stampede gagamitin. Naku po, manganda ng Shallow Grave. KYXY, Chain Frost. Magbabounce ng tatlong beses. La Luna Sangren. Nasa likod. Meepo, magpapakita na. Nabigyan agad yung dalawang heroes ng WG Unity. Napinitan pa si KYXY na nakapag-vibe ako dito. Hinahabol na nga dito yung Kungka dyan. At nakaka-arm na tagel pa. Pero hindi siya magsusurvive nga dito. After taking off the three heroes na ngayon, magro-Roshan na nga si Alacrity. Mapilis na Roshan for me po eh. And also si Dazzle nga dito, si Skylark. Meron siyang medallion. So gagamit na gamit yung medallion doon sa Rosh Pit area. Pero napilitan nga dito si Nothing to Say na magbabayba ko yung Kungka. Babalik na rin yung Shadow Demon, Centaur, Warrunner din. Babalik na rin sa laban. Alacrity, smoke attempt sa side ng Clutch Gamer. Ayan. Yes, ngayon ho tatapusin yung qualifiers. Sunod-sunod ho yung ating sunod-sunod yung ating coverage. And sa mga nagtatanong, ba't putol-putol yung Facebook? We have 4 hours, pero eto, we have the anti-mage to go down. We have 4 hours nga pala. Eto yung up next ha. Sinong mananalo dito will face off Mineski. At kung mananalo ho yung Clutch Gamers, Mineski versus Clutch Gamers ang susunod na laban. And magkakaso niyan si Elo and then si Alec. Yan, dire-diretso tayo. Uh-huh. Yes, eto yung bracket to. Para maliwanagan ho tayo lahat. Yan. Uh-huh. Josephine Bracket. Naalala ko tuloy yung sa pop quiz. Sino ang partner ni Josephine Bracket? Wala, alam nyo naman guys, okay lang ako sa math. Favorite subject ko math and English. Pero pagdating sa history, nako, tinutulugan ko lang history. Sinabi ko pa nga doon si ano eh, si, sino nga yun? Si Richard Gomez. So, si Rizal pala yung ano, ni Josephine Bracken, yung kanyang partner. Yan na nga, second attempt for the Roshan. And Meepo guys, gusto nang kunin yung Aegis Advantage, pero nandiyan yung Centaur, blinking in, tatama pa, Stampede gagamitin, may Torrent, and there goes the Purge. At ayun na nga, yung Gold Ship, kakainin pa si Alacrity, buhay pa yung Meepo sa loob ng Rosh Pit. Ginujumbag siya ng Roshan, pero mukhang mamamatay pa siya sa Roshan. Namatay na nga sa Roshan, pero nabigyan nga dito ng Shadow Demon. Makapag-vibe ako yung Shadow Demon. Centaur makakapag-stun, pero makakakritical. Critical! Uy, yun na nga yung critical. Nabati ko na nga lahat. Double kill sa side ito ni Nico Baby. Pero nga ho, yung Kungka na nag-buyback nga kanila, it's a dieback right here. And Clutch Gamers, kumpleto pa nga sila dito at mamamatay pa nga doon yung Shadow Demon. Easy Roshan for their side. First Aegis Advantage makukuha na nga ni Alacrity finally in the 16-minute mark. Sobrang ano eh. So, naku, magpapatuloy pa dito si Bane Elemental. Makukuha pa nila si Bane Elemental. Mm-hmm. Next, nakuha, kayo may sabi niya na. Kayo may sabi niya na. Rat Tolentino ha. What? Hindi ko napigilan yung sinabi ni Ralph Tolentino dito eh. Yung next caster daw. Meron silang Aegis Advantage itong Clutch Gamers dito ha. And so far for Anti-Mage, hindi siya nararamdaman eh. They are giving out space for Anti-Mage. But then, the hero composition sa side ng Clutch Gamers, yung Meepo, sobrang ano na kasi ng Meepo eh. Sobrang lakas niya when it comes to the team fight. And Anti-Mage, he needs the item. He needs, after this Battle Fury, the Manta style na makapalag. And yung build ngayon ng Anti-Mage guys, after the Manta style, mag-BKB na yan siya para makapalag nga sila dito. And item check tayo ha, para maliwanagan ho ang lahat. Anti-Mage ngayon, yung kanyang Manta style, kailangan pa ng 1,000. Ang Centaur, Blink Dagger pa lang sa kanya and going for the Crimson Guard. Kungka dito, Sanje going for the Halberd at saka meron siyang Armlet. Dazzle, uy, may mechanism nga pala yung Dazzle, kaya sila lamang na lamang sa Clash. Lycan, wala siyang boots, but he has the Necronomicon level 3. Para makapag-Soul Class na rin siya sa susunod. Meepo dito, meron siyang Triple Wraithband, Blink Dagger, and Sight of Vice ang next niya na item. Nasa bottom lane na nga yung Clutch Gamers. Uy, pwede siyang mag-dagger in dun eh. Solo lang yung Kungka oh. Hindi sila makaka-dagger in.
By the way, ipupush lang nito. Si KYXY doesn't have the Blink Dagger para sa Sand King. Kasi Sand King kanina, nag-buyback yung Sand King eh. Para manalo lang sila sa laban. Kukunin na nga ng clutch. Eto sa bottom lane. And worth it pa yung farming ng Anti-Mage. Critical! 1, 2, 3, 4, 5. Uy, sayang naman. Pero si Kang hahabulin nga. May purge pa. Siya pa yung namatay. Eh, hindi. Hindi siya mamamatay. Pero yung Stampede magagamit nga dito. Confident ah. Confident ngayon ang clutch man na makipag-clash knowing na wala na hong Stampede available sa side ng WG. WG Unity, maganda man yung Stampede para ma-save lang yung Bane. Pero weakness din yun eh. Nagamit yung Stampede defensively. That is a negative sign para sa kanila. Kukunin na ba nila? Ayan ah. Kumpul-kumpul dito yung clutch sa area, sa bottom lane and sa ancient area. Lycan dito, aantay niya lang yung kanyang Necronomicon na magku-cooldown na for 45 seconds. Magandang hapon din sa iyo, JM Vista. Ayan. Shoutout nga pala sa tropang BTC. Wala pa tayo diyang Bitcoin? BTTC? BTTC. Akala ko Bitcoin yan eh. Bitcoin ba yan? Am I right? Or am I left? And Anti-Mage has the top of the net worth. There goes Velo going in with the center. At ang ganda pa ng follow-up yung pating. Pero Chain Frost! Nako, kakablinkin lang Anti-Mage. Gagamitin pa yung Manta Style para makasipat lang ho sila. Hinahabol pa sila ng Meepo. Babalik pa yung Meepo dito. Borrow Strike again for KYXY with the Epicenter. Hinawakan na nga dito yung Lycan mga tropa. Pero paisa-isa na sila. Alacrity with the double kill. This is the finishing of Meepo. Ayan yung sinasabi ko sa inyo eh. Eto yung sinasabi ko sa inyo. By the time na mabibitaw na nila lahat ng skill, tapos buhay pa yung Meepo, pwede na ho silang isa-isahin. Alacrity. Mabilis pa itong makapag-push. The siege potential from the side of Clutch Gamers. Sobrang bilis ha. Lycan, Meepo, matik yan. Kukunin na nga nila agad yung mid lane. And bottom lane, agad sila re-rec pa. Hindi pa sila makaka-straight mega creeps because there is a second tier tower on the top lane. But two lanes are out agad dito. 25-7 on the score. And Clutch Gamers looking good. Tingin ko, naku, mahirap na ang pag-asa dito ng WG Unity. Anti-Mage, kailan ka ba magpaparamdam? At, meron na siyang Manta Style, guys. May Manta Style na siya ngayon. Ay, maganda ho. May mga fall pala sa clutch, no? Ay, may fall pala dito, no? Ayos na ayos. Top lane, Alacrity. May fall. Pull yun sa labas. Fall yun sinasabi ko. 84% per Clutch Gamers nga pala yung ano dito, yung boto ng mga hurato, ng mga ano, boto ng mga madlang people. Ayan, Jangi Ray Wap. Ayan, hello nga pala sa'yo. Naka-claim na nga dito yung agent. Ang yaman ni KYXY, 3,500 gold. Hindi pa nga siya nakabili ng Blink Dagger tong Sand King na to eh. Guardian Greaves for the Dazzle. Anti-Mage finally will have the BKB 300 gold away na lang. At, oh, wala pang ano dito. Wala pang nag-pupush or ano ba? Inuman ako ng tubig. Sarap ng tubig. Lasang water. Yung Lycan dito, 400 na lang para sa kanyang Assault Cuirass. And maybe they're waiting for this one, yung Assault Cuirass, para papakunat na sa kanyang mga kasama. At smoke muna sila. They're beating out Dazzle. Dazzle dito, sobrang kunat ang Dazzle ah. Meron na siyang medallion, adding armor. Meron pa siyang Guardian Greaves na pang-dispel at saka konting sustain sa kanilang side. Ayan, Brian Lumbayan. Hello. Magandang hapon, pero eto maganda yung Borrow Strike. Anti-Mage, mapipilitan. At fina-force lang nila yung, ay, nagamit na naman yung Centaur na kanyang Stampede defensively. As I've said, if Centaur uses this one, they are in the negative side na ngayon. Ako, ayan na nga yung Centaur. Si Velo trying to survive. Velo, hahabulin pa na KYXY. And that's why KYXY
at considered din siya na magaling na support dito. Yung anti-mage dito, may BKB siya for 10 seconds eh. Pero yung Centaur doesn't have the buyback. Kulang na lang dito sa side ng clutch na ipupush na lang yung top lane. Okay na lang. Ayan na nga yung anti-mage siya. Kaya kakayanin pa ng anti-mage ngayon. Yung 4 versus 5. Hindi to 4 versus 5 eh. 4 versus 7 to eh. 4 versus 7 kasi may Meepo nga dyan. Ito na nga si Nico Baby on the front lines. Trabaho lang sa Lycan. Walang personalan. Wala akong pakialan sa inyo. Dito lang ako sa barracks. Nakatago lang si Kang sa gilid. Pero yung Lycan, oh, wala makakapigil sa Lycan. Wala, hindi pinapansin yung Lycan. Oh. Takot sila for Alacrity. Natatalo lang yung Meepo eh. Ayan na nga yung Purge. Ito pa yung sapunot. Pupunta na si KYXY. Epicenter na igamit na nga in the middle of the fight. Alacrity going in. Naku po yung anti-mage. Yung kanyang BKB. Mag-expire na nga ngayon. Namatay yung Kuga with a buyback. Lalaban pa sila. At Sinister Gaze. The damage from Meepo. Na Earth. Fine pa siya. At na Boros Strike pa na KYXY. Anti-mage buyback to follow up. At de-depensa pa sila. Si Velo konti na nabuhay. At naiwan pa nga si Noya. Noya. Uy, naku, micro pa yung Sun King. Oh, naka-dagger out pa with the teleport. And Noya, hindi pa nila napansin. Hindi nila napansin yung Lich na nagte-teleport lang din doon. Hindi pa sila makakabigay. At nakuha pa nga dito ng WG Unity, yung dalawang buyback. Yan, third Roshan is available. Kaya nga dito yung Lycan, nag-buyback na lang siya. Balik meta na ba yung anti-mage ngayon, Shan? Maganda yung anti-mage. Yes, balik na siya ng meta. Hot pick na rin siya eh. Kung walang Phantom Assassin, eh, ina-anti-mage na. Yan na nga yung second Roshan. Cheese would be on Lycan and Aegis on the Meepo. Mabibreak ni Skylark. Dito yung smoke. Nagamit na nga yung Stampede. Hoof Stamp in. Send KYXY with a counter Burrow Strike. Dazzle goes down. Ang bilis-bilis. Yung anti-mage, free hit lang mo siya with a BKB. Anti-mage, guys. Makaka-double kill pa doon. So, atras na naman dito. So, clutch. Hindi pa sila makaka-push na naman. So, magre-regroup muna sila. Lycan has the Assault Caress available na ngayon. For me po, may Sight of Vice. Diba itong Meepo? At hindi siya ng Sight of Vice kasi may BKB na yung Anti-Mage. So, eto yung item niya. I have Scuddy at saka Ethereal Blade. Call GG please, WG, sabi dito ng isang viewer. Wala pa oh. Ano pa dito yung Kunkka oh. Naka-halbert pa nga siya. Tsaka mag-BKB na rin siya afterwards. Shadow Demon, Aether Lens for Shadow Demon. Bane Elemental, wards lang siya. Alacrity. Still has the Aegis and the double damage. So, WG Unity, the last barracks stand sa side nila. On the top lane, yung melee barracks na lang natitira. Ayan nga, pupunta pa nga sila dito sa top lane. The push is here. The defense for WG. Kakayanin nga ba nila dito? Ayan na nga si Alacrity ah. And Meepo with the double damage. Uy, Alacrity. E-aim lang sila sa barracks. Papasok na nga si Velo with the stun. Anti-mage with the BKB. Anti-mage with the damage. At ayun na nga ang Meepo guys. Papasok pa yung Epicenter. Napakakunat ang Centaur. Pero na-earth by na yung Centaur. Godlike for the Meepo. Mega Crips. Then nakuha na nga ng Clutch Gamers. Iniisa-isa. Kunkka nahuli pa nga dito ng net. Kunkka dyan mamamatay. Together with the Centaur. Hahabulin. Earthbind. Humabol pa nga doon. Pero walang pakialam yung Meepo eh. Hindi pa nga makakakita yung anti-mage eh. Ito yung feeling na hanggang tingin ka na lang. Literal. Hanggang tingin ka na lang. Hanggang pangarap na lang siya. At eto na ngayong Clutch Gamers. Sila ang mananalag sa game number 3. At kakalabanin ho nila yung Mineski on the lower bracket. Yun, hanggang tingin na lang yung anti-mission. Ang saklat ng inabot ng
WG Unity. So Clutch Gamers, magpapatuloy sila sa laban, guys. And that will be the conclusion ng ating best of 3 series. So Clutch versus Mineski next, at ikakaso yan ni Lo and then ni Alec, guys. So maraming salamat po nga pala. At stay tuned lang po kayo. Huwag ko kayong alis eh, kasi magre-relive ba tayo, Direk Eric? Hindi na tayo magre-relive. So tuloy-tuloy ho yung ating coverage, guys. At nasa semifinals na tayo ngayon ng ating Bucharest C qualifiers, guys. So maraming salamat sa sumama sa akin dito sa ating casting. And tuloy-tuloy lang ho tayo. So coming right up next, so Focus Fair Gaming, magbabalik lang ho kami for Mineski and Clutch Gamers.